Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 267 ng High School League. Nakaguha nga si Anamichi ng isang back-to-back supalpal kila Hatochi at Sawakita na labis nilang ikinagulat ng gusto dahil hindi nila inaasahan na magagawa silang mapigilan itong si Anamichi kahit na meron na itong apat na foul na iniingatan. Isang supalpal na naman ang inabot ko mula kay Anamichi, pero hindi lang ito basta-basang supalpal dahil dalawa kami ni Hatochi ang kanyang supalpal na magkasunod. Grabe, sobrang nakakaya ang ginawa niya sa amin. At ang nakakainis pa dito, nagawa niya ako mapatumba dahil sa supalpal na yon. Nakaasar, imposible talaga to. Dahil hindi pa naman ipinapanganak ang taong makakapigil sa amin ni Hatochi na magkasunod. Ngunit, nagkamali pala ako. Nung makilala at makalaro ko itong si Anamichi, doon ko lang napatunayan na meron pa palang rookie na masigit sa akin. Ang rookie na wala pang isang taon na naglalaro ng basketball. Pero kung kumilos, dinaig pa ang isang professional. Grabe! Nakahanga ang lalaking ito. Kahit apat na ang kanyang foul, hindi pa din nagbabago o nababawasan ang kanyang laro. Parang hindi nagiging hadlang ang kanyang foul upang mapahina ang kanyang laro. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, dahil nga sa sobrang lakas ng supalpal ni Anamichi kay Sawakita, tumilapo na papalabas ng court ang bola. Kaya naman, itong playing coach ng Dawan ay agad na humingi ng timeout na naging dahilan upang agad na pumito ang referee. Timeout! Para sa Dawan! Ang mga malalaro sa loob ng court ay magsibalik na muna sa kani-kanilang bench! Yan ang sigaw ng referee. Habang itong playing coach ng Dawan naman ay naiinis na at sinigawan na ang kanyang mga kasamahan. Dawan! Ano na? Nagawa na nila tayong malamang ano? At ano bang nangyari sa inyo? Nasa lang inyong mga inisayo? Huwag niyong sabihin na mapayag kayo na matalo sa mga malalaro ng show ko na yan! Hindi nila tayo pwedeng matalo sa laban na to! Tandaan nyo! Tayo ang pinakamalakas sa ligang ito at daladala natin ang pangalan ng Dawan. Kaya naman, dapat tayo ang manalo dito. Ngayon Dawan, gumising na kayo. Ang gusto kong mangyari ay tayo ang magkampiyon sa ligang ito. Hatochi, Naito, Sawakita, at ikaw Yamato, ipakita natin sa kanila na tayo ang hari at hindi tayo magagawang talunan ng mga batang show ko na yan. At oo, sinisigawan ko kayo ngayon, pero hindi ibig sabihin nun ay galit na ako. Dahil ang gusto ko lang mangyari ay mabuhayan kayo ng loob at mailabas ang tunay niyong laro. Kaya naman, sana hindi sumama ang loob niyo sa akin dahil para sa atin ang aking ginagawa at hindi lang para sa akin. Yan ang sabi ng playing coach ng Dawan sa kanyang koponan. Sa kabilang banda naman, dumako naman tayo sa koponan ng Shouku. At dito ay masayang sinalubong ni Ayako ang kanyang mga kasama. Nice one mga kasama! Ang usin ng ginawa niyong laro ah! Lalong-lalo na kay Rukawa Tanamichi dahil nagawa niyo ng mahabol ang score ng Dawan at hindi niyo lang sila basta inabol. Nagawa niyo pang makuha ang takbo ng laban na to. Lalong-lalo ka na, Tanamichi. Napakagaling mo. Hindi naging hadlang ang apat mong foul para sabay ng dalawang mahusay na malalaro ng Dawan. Nakamanga ka talaga. Sobrang laki na ng in-improve mo sa larong basketball. Ipinagmamalaki ko talaga kayo. Yan ang masayang sabi ni Ayako nang bigla nagsalita si Kogure. Siyempre naman Ayako, baka nakakalimutan mong si Anamichi yan, ang hari ng rebound at hari sa ilalim ng basket. Kaya naman, kahit na sino pa ang tumapat dyan, siguradong hindi uubra sa kanya. Yan ang sabi ni Kogure, nang biglang lumabas si Akagi sa likuran ni Anamichi. Sabay pinatukan nito ng sobrang lakas. Aray! Ang sakit naman nun! Ano ba yan, Gori? Hanggang dito ba naman sa high school league, matitikman ko pa din yung pambabatok mo? Sira ulo ka talagang gorilya ka! Hindi na nga nagbago yung mukha mo, pati ugali mo, hindi pa din nagbabago. Yan ang sabi ni Hanamichi na talaga namang kinakamot ang ulo. Gunggong ka talaga, ginigising na kita. Dahil baka lumaki na naman yung ulo mo, dahil sa pinupuri ka nila. Tandaan mo, maaga pa para magsaya, kaya naman,
hindi ka dapat matuwa. Dahil lang sa nagawa mong mapigilan ng dawan, tandaan mo, apat pa din ang foul mo at kailangan mo pa ding mag-ingat. Yan naman ang sabi ni Akagi. Nang bigla nagsalita si Coach Hansay. Tama na yun mga bata. Tama na ang kulitan ninyo. Ngayon, binabati ko kayong lima dahil ang ganda na ipinapakita niyong laro. Walang duda na tama ang desisyon namin na ipagpatuloy mo din Hanamichi ang laro mo. Pero ito lang ang tatandaan mo. Huwag ka muna magdidiwang dahil lang sa nakalamang na tayo sa kanila at dahil sa nagagawa mo silang mapigilan. Tandaan nyo, dawan ang kalaban natin ngayon. Sila pa din ang mamalalaro na hindi nauubusan ng pasabog sa laro. Kaya naman, mag-iingat pa din kayo at huwag magiging kampante hanggat hindi natin nasisigurado na tayo na ang panalo. Yan ang seryosong sabi ni Coach Hansay. Tama nga si Coach Hansay. At alam nyo naman siguro na sila ang pinakamalakas na kupunan sa ligang ito. Kaya naman, hindi natin matatanggi na kayang-kaya pa din nila tayong mahabol at kaya pa din nilang mabaliktad ang laban na ito. Pero kung mangyayari man ang mga sinabi ko, huwag na huwag pa din kayong magpapasindak sa kanila. Tandaan nyo, pumunta tayo dito para makuha ang kampyonato at hindi umuwi ng luhaan. Kaya naman, gawin nyo ang lahat upang maiuwi natin ang tropeyo. Sige, show ko. Malaki ang tiwala ko na magagawa natin silang matalo. Yan naman ang sabi ni Mr. Smith. Nang biglang pumito na ang referee. Tapos na ang timeout ng dawan. Ngayon, bumalik na kayong lahat sa loob ng court. Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan para agad na pumasok ang mga malalaro ng bawat kupunan sa loob ng court. Sa kabilang banda naman, hawak na ng dawan ang bola at dala-dala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Rukawa, kami naman ngayon ang pupuntos. Ngayon, subukan yung pigilan ang gagawin kong atake kung makakaya ninyo. Yan ang seryosong sabi ni Sawakita. Sige lang Sawakita, umatake ka lang at tignan din natin kung makakalusot ka sa amin. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Nang biglang umatake ng sobrang bilis si Sawakita sa depensa ni Rukawa. Subali, agad din naman itong nabasa ni Rukawa. Kaya naman, mabilis na nadepensa ni Rukawa ang binabalak na pag-atake ni Sawakita sa kanya. Ngunit, laking gulat ni Rukawa dahil biglang ipinasa ni Sawakita ang bola papunta kay Yamato. At nang hawak na ni Yamato ang bola, agad niya din naman itong ibinalik papunta kay Sawakita. Habang si Sawakita naman ay mabilis na nag-crossover para makalusot sa depensa ni Rukawa. At nang hawak na ni Sawakita ang bola at nakalusot na ito kay Rukawa, mabilis naman itong nag-dribble papunta sa kanilang basket. Kumanda kay Shouko! Dala at takihin niya ang depensa ninyo! Kaya naman, higpitan niyo ang pagdidepensa at huwag niyo hahayaan na makapunto sila! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Ryota naman ay agad na binantayan ng mahigpit si Sawakita. Subalit, dahil sa bilis ni Sawakita, hindi ito kinayang bantayan ni Ryota. Maging si Mitsui ay walang nagawa sa ginagawang pag-atake ni Sawakita sa kanila. Hanggang sa makarating si Sawakita kay Hanamichi. Subalit, hindi din ito kinaya ni Hanamichi. Kaya naman, mabilis nang nakalusot si Sawakita sa depensang ginawa ni Hanamichi sa kanya. Habang si Akagi naman ay agad na ginamit ang kanyang lapad ng katawan upang mapigilan lamang si Sawakita. Subalit, laking gulat ni Akagi dahil biglang umikot ng sobrang bilis si Sawakita papunta sa kanang bahagi nito na naging dahilan upang malusutan ni Sawakita ang lahat ng malalaro ng Shouko. Shouko! Ano bang ginagawa niyo? Si Sawakita! Pigilan niyo bilis! Yan ang sigaw ni Mr. Smith. Habang si Sawakita naman ay biglang tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, laking gulat ni Sawakita dahil biglang sumulpot si Sakuragi sa kanyang likuran. Hindi mo yan magagawa, Sawakita! Hindi kita hayaan makapuntos dito! Yan ang sigaw ni Hanamichi. Ano? Ang bilis niya naman. Nahabol niya pa din ako. Pero okay lang. May plan B pa naman ako. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Sabay pass na ng bola papunta kay Naito. At nang hawak na ni Naito ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang jump shot. Subalit, laking gulat ni Naito. Dahil sa bigla din siyang sinabayan itong si Akagi. Kaya naman, na-challenge ng gusto ang tira ni Naito na naging dahilan upang sumablay ang tira nito sa kanilang basket. Shouko! Ang rebound ko ninyo dali! Hindi pwedeng makuha ng dawan ang balang yan! Dapat sa atin mapunta upang hindi nila makuha ang takbo ng laban na ito! Yan ang sigaw ni Ayako nang biglang nagulat ang buong manonood. Kahit pa ang mga malalaro ng Shouko,
Dahil na nga sa biglang tumalon itong si Atochi ng sobrang taas. Sabay kinuha ang bolang na isablay nitong si Naito. Ngunit, sa pagkakataon na ito, hindi niya na ipinababa ang bola. Bagkos, itinuloy niya na ito sa kanilang basket at gumawa ito ng isang follow-up dunk. Habang ang buong manonood ay natulala sa galaw ni Sawakita at Atochi. Ano? Si Sawakita ba talaga ang naglalaro ngayon? Grabe! Sobrang halimaw ang ginawa niyang galaw laban sa show ko. Halos lahat ang malalaro ng show ko ay nagawa niyang malusutan sa ilang segundo lamang. Hindi ka pa nipaniwala. Sobrang halimaw ng lalaking ito. Humanda na kay show ko. Mukhang nagalit na ng usto si Sawakita. At itong si Atochi naman ay ginalit niyo na din. Ngayon, may kita niyo na ang kanilang pambihirang galing. Sige Atochi at Sawakita, bigyan niyo ng pangungot ang mga malalaro ng show ko. Talunin niyo sila. Yan ang sigaw ng mga manonood na talaga namang sobrang natutuwa. Habang si Coach Hansay naman ay napabulong sa kanyang sarili. Grabe, ang usay talaga nitong sila Sawakita at Atochi. Hindi talaga maikakaila na siya ang numero unong malalaro dito sa Japan. At itong si Atochi naman, siya ang pinakamalakas na power forward sa larangan ng high school. Pero alam kong hindi din naman magpapatalo itong sila Rukawa Tanamichi dito. At sigurado akong babawi ang mga batang ito sa kanila. Sige Rukawa Tanamichi, ipakita nyo na mas malakas kayo kaysa sa dalawang yan. Yan naman ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang chapter 267 ng High School League.